guys! Welcome back to my YouTube channel. So, before we go to the video and for the topic for today, huwag niyo munang kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, hit the notification bell, and like, share, comment na rin kayo sa ating previous videos and this video. So, yun na nga. As you can see, meron tayo dito ang lion head. So, pure lion head siya. Brood type, nag-shred nga lang. Patient siya this day. Ayan. So, mag-check tayo ng mga bunnies dahil ang bunny na ito, si Luca, ayan, ay mayroon siyang ear mites. So, na-ear mites siya, so kailangan natin asikasuhin at gamutin. Ayan, so ibaba na natin siya. Ayan, so si Luca ay meron siyang ear mites. Ayan, so simula kasi nung kami ay nagkasakit, hindi na namin sila naasikaso mabuti. So ayan, ngayon lang namin siya maasikaso. At yun nga, sabi ko, nagkaroon siya ng ear mites. At the same time, ikakat din natin yung nails niya. So ayan, tignan natin yung itsura ng ear mites. Yun. So ayan, so ang ear mites ay gawa ng isang parasite. So ganyan. Kapag may ganito na sa tenga ng bunnies ninyo, siguradong-sigurado tayong ear mites 'yan. So kailangan na nating gamutin, kailangan nating tanggalin 'yung naka-block doon sa tenga nila. So sigurado matigas na 'to, kaya gagamit tayo ng chani ng puller. So dadahan-dahanin lang natin ang pagtanggal, kasi malamang makati or masakit kapag tatanggalin natin. So kailangan nating gamutin kaagad ito bago pa lumala, kasi pwedeng mag spread pa yan sa buong tenga niya. So, ayan. So sa case ni Luca, dalawang tenga yung ear mites. And medyo pumapalag siya pag ginagalaw natin yung tenga niya. Kaya kailangan muna natin siyang i-cut ang nails niya para kahit pag pumalag, hindi masyadong masakit. Hindi masyadong masakit yung kalmot niya. So i-cut muna natin yung nails niya. Pumapalag. Ayan, so nakat na natin yung nails niya. At kailangan natin ng kasama. Kasi makulit siya. Talagang pumapalag. So gagamit tayo ng chani, dahan-dahan lang. Dahan-dahanin lang natin para hindi rin siya ma-stress. Sumakate. So, ganito yung ating tinatanggal. Yan, ganito yung ating tinatanggal sa kanyang tenga.
before tayo mag-apply ng kung anong ilalagay natin. So, kailangan muna natin tanggalin yung naka-block. Kung medyo matigas, pwede naman tayong magbasa ng cotton buds, tsaka ipahid. Bakit? Cotton buds. Cotton buds. Ayaw na magpahawak. Dami. Makat. Natanggalan na natin siya. So, ito yung natanggal natin sa kanyang tenga. Ayan. Medyo nagkaroon pa siya ng konting namuong pus dito banda. Kaya ang ginawa natin, nilagyan natin muna ng virgin coconut oil para mag-dry yung mga parts na yan. Ayan. So, dinahandahan nating tinanggal yung mga ito sa kanyang tenga. So, dahan-dahan lang natin tanggalin and then maglagay lang tayo ng oil. Ayan, virgin coconut oil yung gamit namin. So, hindi siya baby oil, virgin coconut oil. So, ayan, nagre-relax na siya. Hopefully, matapos natin ngayon para tuloy-tuloy na yung pag-heal ng tenga niya. So, ayan, makati. Makati pag nilalagyan natin ng oil. Pahit-pahit lang natin. Ang pahit-pahit lang natin sa tenga niya. Yan, so tignan niyo yung kanyang tenga ngayon. Hindi yung gaanong makita. Pero at least natanggal na natin yung nasa loob dito banda. So, hayaan lang natin siyang mag-relax muna saglit at isusunod na natin yung isang tenga niya. So, after pala namin maglagay ng oil, ito rin yung isang gamot na ibibigay natin sa kanya. So, ivermectin. Ito rin ang isang advisable na igagamot natin sa ear mites ng mga bunnies, ng mga rabbits. So, yan. So, hayaan lang muna natin siyang mag-relax. Para hindi siya ganong ma-stress. So, natapos na natin na tanggalan ng medyo matitigas doon sa tenga niya.
So ang nilagay namin para yung mga natirang medyo matigas or yung may konti pa kasi sa loob, binabad na lang namin sa virgin coconut oil para kusa ng matunaw. Yan. So yung kanina nilagyan natin ng virgin coconut oil, ginalaw-galaw niya, tapos yung tenga niya, ginanon-ganon niya. So medyo lumabas yung ibang mga matitigas. So ngayon, applyan naman natin siya ng ivermectin. Ayan. So, ito usually yung binibigay din nila sa ear mites. So, pwede din to at gamot din ito sa mangge or sa mange. So, isprayan lang natin magkabilang tenga niya. And then, good to go na siya para hindi na siya ganong ma-stress. So, ayan, medyo ilayo lang natin para hindi direct mismo sa may... yon. And then, sa isang spray lang muna kasi ulitin pa natin yan bukas. Asan ang tenga yung nilagyan ko? Dito? Ay, dito. So, ito naman sa kabila. Ayan. So, ayun na nga guys. Natapos na natin siyang asikasuhin. At ito na nga nagre-relax siya dahil mahirap na, baka ma-stress siya. So, babalik na natin siya sa kanyang kulungan. Bibigyan natin siya ng madre de agua at lalagyan natin, bibigyan din natin siya mamaya ng probiotics. So, pagpahingayin muna natin siya dahil medyo mabilis na yung paghinga niya. So, yun guys. Advice ko lang na every now and then, i-check natin yung tenga ng mga bunnies natin kasi ito, nung nagkaroon siya ng ear mites, yung tenga niya palaging nakababa sa likod. So, doon na namin napansin na may problema sa kanyang tenga. So, every now and then, check po natin sila and then i-groom na rin natin. At kailangan nila ng special attention. So, ibigyan natin yung special attention sa mga bunnies natin. Yan. Thank you guys for watching. Sana may natutunan kayo sa ating video for today. At meron na naman tayong nagamot na isang pasyente. Babalik na natin siya sa kanyang kulungan. So, like, comment, and share po kayo sa video natin today. And share nyo na rin guys sa mga nag-aalaga din ng bunnies na hindi nila alam kung anong gagawin nila kapag may mga sakit yung kanilang bunnies. Thank you guys. Have a good one. Bye. Bye, Luca. Bye, Luke. Bye, Luca. Luke. Bye, bye, Luca. Let's go. So, yun na nga guys, as you can see, aray, as you can see, aray, kung kailan mag-umpisa tayo.